Ayan guys, isang magandang araw po sa inyong lahat. Ano po sa video ito, ipakikita ko po sa inyo yung proseso na aming pinagdaanan. Ayan, para kami ay makapagpabaksin dito po sa Legazpi City. Kami po ay maswerte dahil nabigyan na po kami ng paunang vaccine laban sa COVID virus. At ang aming na-receive na vaccine ng aking asawa ay ang tinatawag nilang Gamaleya Sputnik, na kung saan itong vaccine na ito ay galing sa Russia. So, yung aming first dose ay nakuha namin ngayong araw, July 16, doon po sa Legazpi City Convention Center. Ano? At pagkatapos po naming mabaksinan, ito po may binigay po sa aming isang ito yung card na kung saan nagpapatotoo na kami ay vaccinated na, no? Then after ng vaccination, may ibinigay din po sa aming kaunting gamot, paracetamol, apat na pirasong paracetamol, hindi ko alam kung ano to, at dalawang cetirizine. So ayan. So, yun lang naman, papakita ko sa inyo mamaya kung ano yung mga process na pinagdaanan namin. Yun yung mga experience namin during and before the vaccination time. Ayan. So, sana po panoorin nyo po itong aking video. At sa mga sa kasalukuyan po, habang nag-shoot po ako nitong aking introductory, wala naman po akong nararamdaman sa aking katawan. Ano po? At kung ano yung feeling ko before ako magpabaksin, yun pa rin, walang pagbabago, no? So, ayan, to remove the doubts of the public regarding the vaccination, ano? So, ayan, panoorin nyo po kung ano po ang aming ginawa o anong ginawa sa amin during the vaccination. Thank you po, guys! Nandito po tayo ngayon sa Legazpi City Convention Center. Naghihintay po tayo na mabakunahan. Ganito na po karami yung mga tao na willing magpa-vaccine, ano? To go back to the normal life. Ayan, ito po si Jeff the Blind Explorer, ang inyong kaibigan. So, napakarami na po. Andito po tayo sa line ng mga PWD at mga senior citizen, ano? So, naghihintay po tayo ng ating schedule for the vaccination for today. Ayan. So, doon po sa entrance ng Legazpi Convention Center, napakaraming tao naghihintay. Hindi ko na po makunan ng video. Meron po rito ina-accommodate. Napaka-accommodating naman po ng ating mga vaccine facilitators, ano, yung ating Legazpi City LGU, sila po yung nagpa-facilitate itong ating vaccination. At ginagawa po nila yung lahat para talagang ma-accommodate ang lahat ng mga tao na pupunta dito. Rito, hindi lang yung mga naka-register online, ano, pati na po yung mga walk-in, tumatanggap din po sila rito ng mga walk-in, ano, kasama yung mga persons with disabilities, mga senior citizens, at mga nasa A4 categories na po. Ayan. So, later on, ipapakita ko po sa inyo yung situation during the vaccination time. Okay po. See you later, guys. So, ayan mga kaibigan, medyo umabante na po tayo sa linya. Ayan po yung ating mga facilitator. Nandito rin po yung ating mga kasama sa pila. So, ayan, gumalaw na po kami sa pila. So, pa rin po yung kaibigan si Jeff, the Blind Explorer for the vaccination against the COVID virus. Ano, mga kaibigan? So, let's wait and see. Ayan, moving na po kami ngayon. Moving. Ayan, ganyan po karami yung tao natin, ano? Ayan. So, andito na po tayo ngayon mga kaibigan sa pagpaprocess na kung saan kami po ay pipil up na po for vaccination form. Ayan. I-interview po ang aking wife
ng ating yan. Marami po naman na nag-a-assist dito sa amin, mga kaibigan, ano, mga taga mga CTLGU po sila. Hindi ko po alam kung anong particular na mga agencies po sila. So, pag alam po nila na PWD, ina-accommodate po nila. Pinapacilitate po nila na maigi. Priority po talaga rito, mga kaibigan, yung mga katulad nating persons with disability. 1986. Andito tayo sa loob ngayon ng Legazpi City Convention Center. Ayan. Ito po yung mga nakapila. Sa waiting lists po. Ito yung mga nakapasok na sa convention center, no? Yan, sila po yung mga nakapasilitate ng ating sila po yung mga facilitator ng ating vaccine team. Yan po. Si Sir na naka-yellow, siya po yung nag-i-interview sa aking asawa. Ayan. So busy-busy yung mga staff natin, ano, iba't iba pa nilang ginagawa. Ayan. Nakaano, naka-scan na ako sa site. Ayan po guys, tapos na po kami mag-fill up ng form for the vaccination. So waiting na po tayo for actual vaccination dito po sa Legazpi City Convention Center. Ayan. So hintay-hintay lang po tayo ng 20 pang minuto, mga kaibigan, bago natin ma-receive talaga actual yung ating vaccine. Hindi ko pa alam kung anong vaccine pong ibibigay sa atin. Basta willing po tayo magpa-vaccine, ano? Kasi gusto na natin bumalik sa normal life natin. At gusto na rin natin maging free from fear against the COVID virus, ano po. So, see you later guys for the actual vaccination. Ayan guys, medyo nagulantang ang mga tao dito sa convention center sapagkat hindi nila expected, mga kaibigan, na Gamaleya Sputnik ang ibibigay sa ating mga magpapabakuna sa araw na to. So, since bago sa atin ang Sputnik, hindi pa namin alam kung ano ang magiging epekto sa katawan natin. So medyo nanibago yung ng mga tao, but they are willing to be vaccinated also. So ayan, nalaman na natin na Gamaleya Sputnik pala ibigay dito sa Legazpi City Convention Center, mga kaibigan. Ayan. So, nag-announce po sila regarding sa numbering. Para lahat po na nandito sa loob ay meron ng mga numbers. So, hindi ka kasi basta-basta makakapasok. Hello. Sino po yung may QR number? Pakitaas ng kamay. Oh my goodness. Bakit wala ng QR number? COVAX number. COVAX number. Yan, ito po mga kasama ko ngayon dito sa line. Kami po yung first nakalista. I-screening muna po pala kami. Hindi po ito automatic kapag andito ka, mamabaksinan ka na. I-screening ka muna if you are qualified to receive the vaccine, if you are kumbaga ready na yung katawan mo para sa vaccination. Ito po yung grupo na ito. Ito yung mag-uuna screening. Yung pag nakapasa po sa final screening, si Doc mo yung magsasabi, no? Si Doc, saka lang po kami bibigyan ng vaccine.
accordingly kung pwede po kami mag-take ng vaccine, ano? Ayan. Kam registration, madigdi po kamo sa counseling. Digdi po me, piko po ang consent. After the consent naman po and counseling, mabalyo po kamo sa sarong table for the vital signs. After the vital signs, dumana po sa doktor. Sa tarampoga boss, ang mga concern sa doktor, pera lang pinansyal. Itindihan po kito. So, ngunyan, kung ano man po ang mga concerns nito, sa health concerns nito, so may mga maintenance, inoperahan, so may mga asthma, allergies, etc. and so on, pakitara man po sa doktor. Yung tabi, bago po mag-receive kang sa inyong bakuna, kayo po, itara po sa doktor. Okay? So, after the doctor na po, madumana po kamo sa bakuna site. Dumana po sa mga bidaming mga bakunador. Uyan po na yung mundo. Nagahalap na po kita kang bakuna. Okay? Nagahalap na po kita. Medyo po sensitibo ang bakuna ta. Kakaiba po ining bakuna. Iyo po? Ayan, kinukuha na po ng vital signs si Leia. Ayan po. Bakit kailangan magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ay patuloy ang babalik. Ayan, nandito na po kami sa mismong vaccination area. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Tapos na po kami mga kaibigan sa screening. Nakapasa naman po kami. So, waiting na lang po tayo. Yan mga kaibigan, nagsisimulan na po yung vaccination. Actually matagal bago na simulan. Nabakunahan na po si Leia mga kaibigan. Ako po yung naghihintay pa. Kasi from number 3 napunta po ako sa number 8. Hindi ko alam kung ano nangyari. Si Leia steady siya sa number 2. Yan, hintay lang po natin mga kaibigan, ano? Okay na ako, ma'am? Okay na. Ano na? Para tutok ako dyan. Tapos na pala ako. Wala akong naramdaman.